sa mga matang naging saksi sa bawat paglipas ng panahon. Kailan nga ba makakamit ang katuparan ng kahapon? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Naglalakad ako sa kawalan, naghahanap ng kasagutan sa sumpa ng lumipas na pag-iibigan. Sagot sa tanong ng mapaglarong pagkakataon. Hindi ko alam kung ilang taon na ako. Lahat na yata ng sakuna sa mundo ay naranasan ko. Digmaan, pananakop, at mga karamdamang kumakalat sa lahat ng lupain at mga panahong lumilipas. Subalit nananatili ako sa katawang di kumukupas. Ilaw ang yari sa garapon, ang tanging nagbibigay liwanag sa aking pinagmulan sa mundo sa nakaraan, kung saan namulat ang puso ko sa pagmamahal na akala ko panghabang buhay ko. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa dapit hapon, puso ko'y naghahanap ng kasagutan sa iniwang sugat sa puso kong ang nais ay ligayang walang katulad. Chidoro, mahal kita. Kahit anuman ang mangyari, mahal kita. Kahit sino man yung pumigil sa atin, at patuloy kitang mamahalin hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Hanggang sa kabilang buhay ay ikaw pa rin ang pipiliin ko. Isang sinumpa ang pangako, isang pagmamahalang wagas sa mundong pilit pinaglalayo ng mga taong hindi kayang maunawaan ng mga pusong iisa ang laman ng bawat panalangin sana ay mapakinggan. Chidoro, mahal na mahal kita. Alam kong malapit na wakas ng buhay ko, pero masaya ako kasi pinaglaban mo ako. Alam mo, ikaw yung pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Hihintayin kita, Chidoro, sa kabilang buhay. Maghihintay ako sa'yo. Sa karamdamang dumapo sa pinakamamahal ko, ipinangako ko sa kabilang buhay ay di magbabago. Pagmamahal na tapat ay mananatili sa pusong higit sa lahat at natatangi. Sa bisig ko tuloy ang lumisan ng aking natatangi, kasabay sa kulog at kidlat ang luha ng pighati. Sa pangakong binitiwan, magkikitang muli, kasabay sa pagluha ng puso kong sawi. Ako si Teo, pero ang totoong pangalan ay Chidoro. Ilang pangalan na din ba ang ginamit ko? Hindi ko na mabilang. Basta, kailangan kong magpalit ng katauhan kasabay sa paglipas ng panahon. Hindi ko alam kung ilang taon na ako. Basta ang naalala ko, nabuhay ako sa mundo na marami pang mga puno na pinamamahayan ng napakadaming alitaptap. Subalit ngayon, puro matataas na gusali na ang nakikita mo.
mga sasakyan at mga ingay sa buong paligid. Siguro mga nasa 500 years old na ako. Napakatanda ako na pala. Subalit ang katawan ko, ang mukha ko, parang 20 anyos pa lamang. Hindi ko alam kung paano nangyari to. Basta ang naaalala ko, kumulog at kumidla tapos napakalakas ng ulan. Hanggang sa yun, nang mawala siya, hindi na ako tumanda. Kaya nga ito, natatandaan ko pa kung saan siya nakalibing. Hindi ko makakalimutan ang lugar na yun. Ako ang naglibing sa kanya dahil hiniling niya na huwag na siyang ibabalik sa kanila. Galit na galit sa akin ang mga magulang niya. Kaya sinunod ko yung kahilingan niya na huwag na siyang ibalik sa kanila. Kaya ito, papasyalan ko kung saan siya nakalibing. Ang lugar na dati ay kagubatan. Subalit ngayon, isa ng syudad sa isang probinsya kung saan napakatayog ng isang malaking puno na itinanim ko para di ko makalimutan kung saan siya nagpapahinga. Ang tanong na lang sa isipan ko, paano kami makikita sa kabilang buhay kung hanggang sa ngayon ay nananatili ako sa katawang hindi tumatanda? At eto, sa wakas, nakarating na ako. Napakatayog ng punong itinanim ko. Napakadaming tao dito, pati mga bata. Napakadami nila na naglalaro sa lugar na to. Naupo na ako kaagad sa gilid ng malaking puno at iniali ko ang dalawang mga bulaklak para sa taong minamahal ko na hindi kailanman mawawala sa puso at isip ko. Tila ba naging sariwa ang lahat sa mga sandaling to? Pumabalik sa akin lahat ng mga alaala sa nakaraan. Gaya ng masasayang sandali, mga ngiti niyang natatangi. Mahal ko, kung nasan ka man ngayon, alam kong masaya ka na, pero huwag kang mag-alala. Hindi ko man maunawaan ang nangyayari sa katawan ko. Alam kong darating ang panahon na magkakasama din tayo sa kabilang buhay. Kuya, sinong kausap mo? Napalingon ako bigla sa likuran ko. Isang bata ang nakita ko. Medyo natulala ako kasi parang kahawig niya yung taong unang minahal ko. Nakatitig lang ako sa mukha ng batang ito. Parang kamukha niya talaga. Kuya, okay ka lang ba? Oo bata, okay lang ako. Teka, sino kasama mo? Bakit mag-isa ka? Kuya, hindi ko nga po alam kung nasan yung kasama ko. Kanina pa po ako mag-isa. Ah, ganun ba bata? Dito ka muna. Huwag kang umalis at tatawag ako ng pulis. Kaya ito, naupo na sa tabi ko yung bata. At habang pinagmamasdan ko siya, kamukhang-kamukha niya talaga yung taong minahal ko sa nakaraan. Bata, ilang taon ka na? Anong pangalan mo? Kuya, ako si Jiro. 7 na po ako ngayon. Ah, okay. Saan ka nakatira? Hindi ko po alam, kuya. Basta, sasakay po kami ng barko, tapos bus at jeep.
Aba, ang hirap naman yan, iho. Dapat alam mo kung saan ka nakatira. Eh, kuya, ikaw ba? Saan ka pa nakatira? Bata, malayo dito. Tumalaw lang ako sa mahal ko. Dito siya nakalibing, sa tabi ng puno na to. Talaga ba, kuya? Eh, hindi naman to sementeryo. Bata, mahabang kwento at hindi mo mauunawaan. Kuya, ayun na si Papa at Mama. Paalam po. Uwi ka ng bata. Naniyakap ako. Sa pagyakap ng batang to sa akin, tila ba naramdaman ko yung yakap ng taong minahal ko noon. Parang siya yung batang to. At sa pag-alis ng bata sa tabi ko, naging masaya ako dahil sa mga yakap na akala ko, di ko na muling mararamdaman sa buong buhay ko.